kung alam mo ang lihim ng Diyos. Higit ka pa sa mga taong matataas ang pinag-aralan, pero hindi naman alam ang sikreto ng Diyos. Ang plano ng Diyos na tayo ay agawin at salubungin si Kristo sa alapaap ay isang sikreto, pero ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. True.
Basahin natin ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Basahin din natin ang 1 Corinthians chapter 15 verse 50 to 54. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory. Mga kapatid, nais kong ibahagi sa inyo ang tinatawag na rapture of the church. Ang salitang rapture ay galing sa Latin word na rapturo, na ang ibig sabihin ay to be caught up or agawin, paitaas. At iyan ay nabasa natin sa verse 17 ng 1 Thessalonians chapter 4. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus, we shall always be with the Lord. Ang rapture ay isang pangyayari kung saan lahat tayong sumampalataya kay Kristo o ang buong Christian Church ay aagawin upang salubungin si Kristo sa alapaap at upang alisin niya tayo mula sa mundong ito at dalhin niya doon sa bahay ng kanyang Ama sa langit. Ang rapture o ang pag-agaw na ito sa atin ay mangyayari bago dumating sa mundo ang tinatawag na 7-year tribulation o yung pinakamalaking kapighatian na daranasin ng mundo. Ang pagdating ni Kristo sa alapaap ay hindi pa ito ang second coming niya, dahil ang second coming ay ang pagbabalik ni Kristo dito sa lupa upang magparusa at maghari ng 1,000 taon bilang katuparan ng pangako ng Diyos sa Israel. Pero sa rapture, si Kristo ay bababa mula sa langit hanggang alapaap lamang. Hindi pa siya dederecho sa lupa. At doon sa alapaap, sasalubungin natin siya at tayo ay dadalhin niya sa langit kung saan naroon ang bahay ng kanyang Ama at nandun yung lugar na inihanda niya para sa atin. Binanggit ni Kristo ang pangyayaring ito sa John chapter 14 verses 1 to 3. Sabi doon, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Mga kapatid, apat na bagay ang nais kong tingnan natin patungkol sa rapture of the church. Una ay ang mystery of the rapture. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51, behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Pansinin natin yung salitang mystery. Ayon sa ating binasa, ang rapture ay isang mystery. Ang ibig sabihin ng salitang mystery ay natago o nalihim. Pero ayon kay Apostol Pablo, ang secret na ito ay sasabihin niya o ibubunyag niya. Sabi niya, I tell you a mystery. Noong Old Testament, sila ay walang kaalam-alam patungkol sa Christian Church na binubuo ng mga Kristiyanong Hudyo at Hentil.
Wala silang alam noon patungkol sa pagdating ni Kristo sa alapaap upang kunin at isama ang kanyang church sa langit. Dahil nga ang rapture ay nalihim noong lumang tipan, ito ay nagpapatunay na hindi ito second coming. Dahil ang second coming o ang pagdating ni Kristo sa lupa upang maghari sa Israel at sa buong mundo ay hindi secret o mystery noong Old Testament. Sa katunayan, matagal nang naghihintay ang mga Hudyo sa pagdating ng Mesiyas upang tuparin ang pangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno na sina Abraham, Isaac, at Jacob. Pero sa rapture of the church ay wala silang kaalam-alam. Sa panahon natin ngayon, ang mga taong walang interes sa Panginoon at sa kanyang mga salita ay wala ring alam o unawa patungkol sa pagdating ng Panginoon upang tayo ay kunin. Ito ay nalihim sa kanila. Isang kagalakan na tayo ay sabihan ng Panginoon ng kanyang secret. Ang tao na nagsasabi sa iyo ng kanyang sikreto ay isang tao na malapit sa iyo at nagpapahalaga sa iyo. Hindi mo basta-basta sinasabi ang iyong sikreto sa kung kani-kanino lang. Sinasabi mo ang sikreto mo sa someone special o someone who is close to you. Binigyan tayo ng Diyos ng halaga noong ipahayag niya sa atin ang mga bagay na hindi alam ng maraming tao sa mundo. Maaring wala tayong masyadong alam sa maraming bagay na pinag-aaralan sa mga matataas na universidad. Maaring kaunti lang ang alam natin sa science, math, history, law, electronics, computer, at iba pang mga kaalaman ng sanlibutan. Ngunit, kung alam mo ang lihim ng Diyos, higit ka pa sa mga taong matataas ang pinag-aralan, pero hindi naman alam ang sikreto ng Diyos. Ang plano ng Diyos na tayo ay agawin at salubungin si Kristo sa alapaap ay isang sikreto, pero ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Mga kapatid, hindi lamang ang mystery of the rapture, kundi ikalawa ay ang change at the rapture. Sa panahon ng rapture, ang ating katawang lupa ay babaguhin. Mula sa katawang nasisira, gagawin itong katawang walang kasiraan at walang kamatayan. Sabi sa verses 51 to 53 ng 1 Corinthians chapter 15, "Behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality." Sa araw ng rapture, sabi sa ating binasa, we shall not all sleep. Ang salitang sleep dyan ay figurative. Ang ibig sabihin ng sleep dyan ay patay, physically. So, sinasabi ni Apostol Pablo na sa pagdating ng rapture, hindi lahat tayo patay na. Ang iba ay buhay pa. Ngunit patay man o buhay, ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay babaguhin at sabay-sabay sasalubong sa Panginoong Hesus sa alapaap. Basahin din natin ang verses 42 to 44. Ang sabi doon, "So also is the resurrection of the dead. The body is sown in corruption, it is raised in incorruption. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body." Sa ating binasa, ang ating katawang lupa ay inilarawan nasisira, walang dangal at mahina. Ito ay bunga ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Ngunit kapag tayo ay binuhay ng muli, ang katawan natin na nasisira ay magiging walang kasiraan at walang kapintasan. Ito ay gagawing maluwalhati at malakas. Hindi na tayo matutukso sa paggawa ng kasalanan. Kapatid, sa ngayon, maraming tinitiis ang ating katawan. Maaring sa tuwing tinitingnan mo ang iyong sarili sa salamin, may nakikita ka sa sarili mo na hindi kaaya-aya sa iyong paningin. Maaring may kapansanan ka o may kulang sa iyong katawan. Tayo ay tumatanda.
May mga bahagi ng katawan natin ang kumapalya na. Alam nating tayong lahat ay patungo sa kamatayan. Ngunit ang lahat ng ito ay makakaya nating harapin at hindi tayo dapat mahiya at matakot dahil alam natin na ang kapintasan sa ating katawan ay mawawala kapag tayo ay binuhay ng muli ng Panginoon. Babaguhin niya ang katawan nating may kasiraan at gagawin niyang perpekto. Ang pagbabagong mangyayari sa ating katawan ay magaganap na napakabilis. Sabi sa verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, ang rapture ay magaganap ng napakabilis kasing bilis daw ng isang kisap mata. Sa sobrang bilis, walang unbeliever ang makakakita sa pag-rapture sa atin. Isipin niyo ang kaguluhan at kalituhan na mangyayari sa mundo kapag biglang nawala ang mga Kristiyano sa mundo. Ang mga sasakyan na tumatakbo sa kalsada ay maaring biglang mawala ng driver. Ang mga eroplanong lumilipad ay maaring biglang mawala ng piloto. Lahat ng mga babies ay biglang mawawala. Ang mga nanay na hindi mananampalataya kay Kristo ay mananangis ng malakas sa pagkawala ng kanilang mga sanggol. Napakaraming senaryo ang maaari nating maisip kapag nangyari na ang rapture. Hindi lamang the mystery of the rapture, hindi lamang the change at the rapture, kundi ikatlo ay ang sounds at the rapture. Sa rapture, may mga tunog or sounds na maririnig. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will be raised incorruptible and we shall be changed. Mga kapatid, may mga pangyayari sa ating mundo na tinuturing ng iba na mga signs na malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. Ngunit sa pagdating ng rapture, hindi signs ang hinahanap natin. Hinihintay natin ay ang mga tunog sa langit. Ang mga signs na nabanggit sa Matthew 24 ay mga signs ng second coming. Hindi yan signs ng rapture. Ang rapture ay walang signs. Ang rapture ay parang pagdating ng magnanakaw. May nakita na ba kayong magnanakaw na nagbibigay ng signs o palatandaan na siya ay parating na para magnakaw? Siyempre, wala. Ano ang mga tunog na maririnig natin na nagbabadya na rapture na? Basahin natin ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Sabi doon, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Sa pagdating ni Kristo sa himpapawid, ito ay mangyayari na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may tunog ng trumpeta ng Diyos. Maaalala natin ang ginawa ng Panginoong Hesus nung binuhay niya ang kanyang kaibigan na si Lazaro. Sumigaw siya. Sabi niya, Lazarus, come forth. At ang isang tao na apat na araw ng patay ay bumangon at nabuhay. Kapag ang Diyos ay nagsalita, merong nangyayari. Isang araw, marinig natin ang tinig ng ating tagapagligtas, at lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay aagawin patungo sa alapaap upang lisanin na ang mundong ito na nakahanda ng parusahan. Ang mga tunog na ito ay nagsisilbing announcement na nasa himpapawid na ang Panginoong Hesus at tayo ay tinatawag na niya upang siya ay salubungin. Hindi lamang the mystery of the rapture, hindi lamang the change at the rapture, hindi lamang the sounds at the rapture, kundi ikaapat ay the objects of the rapture. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus, we shall always be with the Lord. Sino ang irarapture o aagawin?
Ang sabi diyan, all that are in Christ. Lahat ng nakipag-isa kay Kristo. Kung sa pagdating ni Kristo sa himpapawid, ang ibang mga Kristiyano ay nakalibing na, patay na. Sila ay bubuhayin na muli. Bubuhayin muna sila at pagkatapos tayo na dinat ng buhay pa, halimbawa, ay kasabay ng mga binuhay na muli, kasabay nilang aagawin papuntang alapaap upang salubungin ang Panginoong Hesus. Paano bubuhayin ang taong nakipag-isa kay Kristo? Ang mga nakipag-isa kay Kristo na namatay, ang kanilang kaluluwa ay humiwalay sa patay nilang katawan at nakasama na ng Panginoon sa langit. Habang nakalibing ang kanilang katawang lupa, sila naman ay kapiling ng Panginoon sa langit. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Corinto chapter 5 verse 8, "We are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord." Ayon diyan, kapag wala na tayo sa ating katawang lupa, kasama na tayo ng Panginoon sa langit. Maiisip natin na sa pagdating ni Kristo sa alapaap, daladala niya ang mga kaluluwa na mga namatay na nagtiwala sa kanya. Ang mga kaluluwang ito ay dediretso sa lupa patungo sa kanya-kanya nilang mga patay na katawan. Sila ay sasanib na muli sa kanilang patay na katawan at ang kanilang mga patay na katawan ay mabubuhay at mababago. Mangyayari lang ito sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. Kaibigan, pinagkatiwala mo na ba ang iyong buhay kay Jesus? Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Naparito si Kristo sa sanlibutan noong una, hindi para hatulan at parusahan ang tao, kundi upang ialay ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Dumanak ang kanyang dugo at namatay siya sa krus upang pagbayaran ang iyong mga kasalanan. Yun lang ang tanging paraan upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kapag dumating na si Kristo sa alapaap, yun lamang nagtiwala sa kanya ang kanyang kukunin, ang kanyang bubuhayin na muli, upang dalhin sa tahanang inihanda niya sa langit. Kaibigan, kung hindi mo pa naipagkakatiwala kay Kristo ang iyong buhay, gawin mo na ito bago mahuli ang lahat. Buksan mo ang iyong puso kay Jesus at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, ang pagdating ni Kristo sa alapaap upang tayo ay kunin ay tiyak na mangyayari. Ang tunay na nakipag-isa kay Kristo ay naghahanda na ngayon at excited nang makita at makasama ang Panginoong Hesus sa langit. Huwag nating igapos ang ating puso sa mga bagay ng sanlibutan na iiwanan lamang natin. Tayo ay mga naglalakbay lang sa mundong ito at ang tunay nating tahanan ay ang tahanan natin sa langit. Ang rapture ay isang katotohanan na nagbibigay sa atin ng tunay na kaaliwan o comfort. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa verse 18 ng 1 Thessalonians chapter 4, "Therefore, comfort one another with these words." Sa isang kapatid na pagod na sa buhay dito sa lupa, wala nang ibang makapagpapalakas sa kanya kundi ang katotohanan na babalik ang Panginoon sa alapaap at siya ay babaguhin at kukunin upang makasama na niya magpakailanman. Mga kapatid, sundin natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Let us comfort one another with these words.